Panginoon, darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos, ang ating pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga pinagkakautangan ng loob. Ganon din po, isama din po natin ang misa pasalamat para sa kaarawan ni Edna at Evie Gonzaga at para sa kagalingan ni Elisa Nunez at para sa kaluluwa ni Romel Pentinho at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ang Panginoon inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Ako ang may sabing, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Sinabi pa ng Panginoon, Israel, mahina ka man at maliit, huwag kang matakot, tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Gagawin kitang tulad ng panggiik, bago at matalim ang kanyang ngipin at ang mga bundok at burol
ay iyong gigiikin. At dudurugin tila alikabok. Itatahip sila, tatangayin ng hangin pagdating ng bagyo ay pakakalatin. Magdiriwang dahil sa akin na inyong Diyos. Pupurihin ninyo ako at dadakilain pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw na halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Akong Diyos ng Israel ay di magpapabaya. Sa tigang na burol ay magkakailog, sa gitna ng lambak, mga saganang tubig ay bubukan. Aking gagawin na ang disyerto ay maging tubigan, sa tuyong lupain ay may mga batis na masusumpungan. Ang mga disyerto'y pupurihin ko ng akasya at sedro, kahoy na olibo at saka ng mirto, kahoy ng sipre, alerces at olmo, at kung magkagayon, makikita nila at mauunawa na ang naghahangad, ang nagbalangkas at lumikha nito ay ang Panginoon, ang banal ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao, mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kumatak na waring ulan, naway umusbong di naman ang malulubos ng tanan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Mula ng mangaral si Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng Diyos ay nagdaranas ng karahasan at inaagaw ng mararahas.
sapagkat ang mga propeta at ang kautusan ay nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos hanggang sa dumating si Juan. Kung maniniwala kayo, siya ang Elias na darating. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa ating mga kapatid na nakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito via live streaming at mga tagapakinig ng Radyo Totoo 95.9. Sa araw na ito ay ating ginugunita si San Juan de la Cruz, pari at pantas ng simbahan. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, walang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay dakila kaysa Kanya. Ano ang ibig sabihin nito ng ating Panginoon? Sinasabi sa atin ng ating Panginoon na dakila si Juan Bautista dahil siya ang hinirang ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng Panginoon, upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Kaya siya'y nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. At ang kanyang sigaw ay magbalik loob ang mga tao sa Diyos. Dakila si Juan Bautista. Ngunit ipinapaalala rin sa atin ng ating Panginoong Hesus na kahit hindi man tayo si San Juan Bautista, dakila pa rin tayo kung tayo'y mga aba, kung tayo'y marunong magpakumbaba, at kung tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Tayo'y dakila kung nakikita natin ang kadakilaan ng Diyos, kung tayo ay pinaghaharian ng Diyos, kung ating buhay ay nakasentro sa Diyos. Dakila tayo kung pinakikinggan at sinusunod natin ang tinig ng Diyos. Ang tinig na laging nagpapaalala sa atin na magmahal. Ang tanong sa atin ay kung pinakikinggan natin ang tinig na ito ng ating Panginoon na tayo ay umibig. Kung sa ating mga ginagawa, kung sa ating pamumuhay, kung sa ating pakikitungo sa ating kapwa ay mayroong pag-ibig. Kung sa ating buhay bilang mga mananampalataya ay nakikita ba ang pag-ibig ng Diyos? Kung nararamdaman ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Kung tayo ay nakikita ng mga tao, ano bang nakikita sa atin? Ano bang nararamdaman sa atin? Yung ating topak, yung ating pagkamainisin, magagalitin, o yung nakikita sa atin na tayo ay kalmado dahil may pag-ibig sa ating puso. Mga minamahal kong mga kapatid, mamuhay tayo sa pag-ibig. Sabi nga po ni St. John of the Cross, ang santong ginugunita natin sa araw na ito, in the twilight of life, God will not judge us on our earthly possessions and human success, but rather on how much we have loved. Hindi tayo
Huhusgahan ng Panginoon pagdating ng araw kung ano man ang ating mga naging ari-arian o ipon sa buhay na ito. Kung tayo man ay nagtagumpay sa buhay na ito, kung hindi, kung paano tayo namuhay ng may pag-ibig sa ating puso. Kung gaano kalaking pag-ibig ba ang ating naibigay. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng puong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't gala isalom sa tubos sa ating sala, upet ay siyang nangunguna, dani ay ihanda na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa pagunitan namin kay San Juan. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan de la Cruz ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ang mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kamunian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad, nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa. At ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos. Ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, hanggang kailan kami magtitiis? Halina, O Jesus.
kayat alayain mong lubos. Inaasam namin ang iyong pagdating. Siya namit ang law sa landas ng buhay. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Inaasam namin ang iyong pagdatal, ang pag-ahari mo'y aming inintay. Jesus, ang at namiliwanag mong tunay na siya namit ang law sa landas ng buhay. Halina, O Jesus, na magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdinding mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mong ang paghahayong ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod, ay siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ikatlo, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo mula December 16 hanggang December 24 ay sa ika-apat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi mula sa December 15 hanggang December 23 ay sa ikalima ng hapon maliban sa December 17, araw ng Linggo. Ito ay sa ika-anim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahan at mangyaring magabayan tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuus mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Meron po tayo ditong konting announcement. Paalala po sa ating mga tagapakinig at tumatangkilik sa ating misa sa pamamagitan ng ating radyo.
Bago pa po nagpandemya, tuwing alas 7 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, ang misa po natin ay naka-broadcast sa 95.9 Radyo Totoo. Ito po ang opisyal na himpilan ng ating National Shrine of St. Padre Pio. Ikinagagalak po namin na ang misa po natin tuwing alas 7 ng Linggo ay naka-broadcast na rin po sa 95.9 Radyo Totoo. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa inyong pakikiisa sa banal na pagdiriwang na ito. Nawa tayo ay laging makinig sa tinig ng ating Panginoon na laging nagsasabi sa ating umibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapag ng bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang talan sa kanyang